Amen. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Pandilatan mo iyong katabi at sabihin mo, mabuti ang ating Diyos. Pandilatan mo siya. Sabihin mo, mabuti ang ating Diyos. Praise God. Yung clickers natin. Yan, thank you. Minsan-minsan, no, nakatingin lang tayo sa ating mga katabi, sa ating kapitbahay, pero pagbigyan ho natin ng gusto na expression natin, pandilatan natin siya, sabihin natin magpasalamat tayo sa ating Diyos sapagkat siya'y napakabuti at at lahat tayo minamahal. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Patungkol ho sa isang panalangin na napakahalaga. Sa katunayan, pagkatapos nito ng mensahe na ating pag-uusapan, na isa'y na magkaroon ho ng diin sa bawat isa po sa inyo sa panalangin. Kaya yung mga nasa online, ho, huwag nyo ililipat yung channel nyo. Kung ano man ang inyong niluluto, pabayaan nyo munang masunog at pakinggan nyo po itong ating pag-uusapan na napakahalaga po. Importante po ito. Ganun po yung mga nanonood ng TV, pakipatay nyo yung TV nyo at makinig po dito sa ating pag-uusapan sa mensaheng ito. No? At kung gusto nyo i-share nyo po ito. At magandang-maganda po ito sapagkat binigyan po ng halaga ng ating Panginoon ang panalangin. At hindi lang ang ating Panginoon, kundi yung pag-uusapan natin. Sino itong pag-uusapan natin? Kaya ngayong gabing ito, ang title po ng message natin ay, When You Pray, What Happens in Heaven? Kapag tayo nananalangin, ano ang nangyayari sa kalangitan? Meron nung sinabi sa banal na kasulatan patungkol dito, lalong higit kung inyong bubuksan ninyong Bible, sa Revelation chapter 8 ng pahayag. Meron nung pangyayari dito patungkol sa panalangin na may bibigyan nun natin ng diin. No? Alam na alam po natin ang ginawa po sa atin ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buktong na anak, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at pinakita yung kanyang pagmamahal. Alam niyo ho ba, itong ginawa ng ating Panginoon ay hindi lang ito nakita natin, kundi nakita rin ito ng mga anghel sa langit. Nakita nila yung lubos na pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Na hindi ginawa ito sa aso, hindi ginawa ito sa pusa, at higit sa lahat, hindi ginawa ito sa kanino mang nilalang, kundi sa tao lamang ginawa. Itong pag-ibig niya, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, ay hindi lamang nahinto doon. Bagkos, alam na alam po natin, sa kanyang pag-alis, siya'y muling babalik. At sa kanyang pababalik, nawa ang bawat isa sa atin ay abutan niya naglilingkod. Abutan niyang sumasamba sa ating Panginoon na hindi yung ginagawa. Alam niyo po, nung ito'y naaking nabalitaan, pagdating kaya ng ating Panginoon, nasa anong posisyon kaya ako? Ako kaya ay nasa toilet? Ako kaya ay naliligo? Ako kaya ay nagmamaneho? Sa kanyang pagdating, hindi natin alam. Sa katunayan, sa kanyang pagdating, meron siyang gagawin. Sa John chapter 5 verse 22-23, ang sabi doon, moreover, the Father judges no one. Hindi yung Ama ang magja-judge sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagbabalik, but has entrusted all judgment to the Son. So in short, pagbalik niya, hindi na siya tagapagligtas. Siya na'y huhusga sa atin. Yung pang samut ginastos ang iyong panahon. Sa akin ba o sa ibang bagay? Kapag tayo tinanong ng ating Panginoon sa kanyang muling pagdating at inabutan niya tayo na iba yung ginagawa natin, meron tayong kalalagyan. That all may honor the Son just as they, sa verse 23, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. So magkagayon, upang malaman nyo, dapat nyong sundin, igalang ang anak ko. So pagbalik ng anak ko, hindi niya sa tagapagligtas. At pag nagkita muli kayo, parang ganon, pag nagkita muli kayo, at alam ng ating Panginoon, ang mas binibigyan mo ng panahon at oras, ulitin ko, meron kang kalalagyan. Ito po yung sitwasyon na alam po natin.
Kaya lang, mas madalas pong binibigyan natin yung mensahe natin na tinatawag yung kaligtasan ng Panginoon, yung kalakasan ng Panginoon, yung habag at awa ng ating Diyos, no? Pero madalang po yung tinatawag na pagbalik niya, ano ang isasagot mo sa Diyos? So in between ng pag-akyat ng langit ng ating Panginoon at sa kanyang pagbabalik, meron pong mga nangyayari. Ito po tayo ngayon. Ano yung ginagawa natin habang tayo ay narito? Sapagkat ang ating Panginoon Jesus, meron siyang ginagawa. Habang nandun siya sa langit, habang katabi niya yung ating Diyos ang mga nasa langit, meron siyang ginagawa. Ano yun? Sa Romans chapter 8, verse 34, ang nakalagay ho dyan, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also, sabay-sabay tayo, and is also interceding for us. So, sa gitna po ng pangyayari na sa kanyang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, at sa kanyang pagbabalik, merong nangyayari. Ano yun? He is interceding for us. Ito po yung tinatawag na, kapag tayo nananalangin, siya yung nakikipag-usap. Kunyari, yan, sagutin mo prayer niyan, kasi tapat siya. Ito, huwag mo muna sagutin, kasi nga iba yung kanyang pinagkakabalahan. Ito, babatukan ko muna yan, bago ko sagutin sa panalangin. Yung ganon, He is interceding for us. Siya yung nakikipag-usap, nadidinig ng ating Panginoon, yung ating mga panalangin, at siya yung nagsasabi. Pangalawa, sa Hebrew chapter 7, verse 25, ang sabi doon, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Of course, tayo po yun. Lumapit tayo sa Kanya, binigay natin ang ating buhay, pinagkatiwala natin, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, ang dami pong verses sa Bible na sinasabi na habang nandun siya, kasama niya ang mga nasa langit, siya'y nakikipag-usap in behalf of us. Siya'y po'y natagapagitna. Para yung sa lumang tipan. Sa lumang tipan, kapag gusto makipag-usap ng mga Hudyo sa ating Panginoon, pumapasok ko yung Levites o yung pare doon sa kinatawag na Holy of Most Holy, at doon, nagbibigay siya ng sacrifice, nakikipag-usap siya, at sinasabi, Panginoon, Diyos ko, Yahweh, ito yung aming pangangailangan, sana iligtas mo kami, ito yung inyong mga anak, no? Nadinig ko yung kanilang mga panalangin, at ito yung kanilang mga panalangin, sinasabi ko sa inyo. Ganun yung mga Levites, ganun yung mga pare nung araw, ito yung mga lingkod ng Diyos. At ngayon, ay hindi na. But nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, alam natin na isa sa nangyayari ay merong kurtina na nababahagi doon sa Holy of Most Holy ay nahati, nawala, natanggal. Ibig sabihin, makakalapit na tayo, nakaka-pray na tayo in the name of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pangyayari na alam natin. At ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Ito po yung ating pinag-aaralan. Meron tayong tagapagligtas, meron nagsasalita in behalf of us, no? Meron tayong tagapagtanggol, no? Meron kinakausap ang Diyos amang nasa langit upang ito, siya'y lingkod, naging tapat siya, no? Sagutin mo kanya mga panalangin, no? But the question is, tayo lang ba nakakaalam nito? Sino ba nakakaalam nito? Itong mga pangyayaring ito. Tayo lang mga tao? Ang Panginoon Jesucristo lamang ba? O ang Diyos amang natin na nasa langit na nakakaalam? Meron pa akong nakakaalam. Tanging sa akong sino? Yung mga anghel sa langit. Kitang-kita nila kung paano tayo minahal ng ating Diyos. Kung paano tayo tinaga magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kung paano niya ipinadala yung kanyang buktong na anak. Kitang-kita nila kung paano makapag-usap ang ating Panginoon Jesus sa kanyang Diyos Ama pag nadidinig yung ating mga panalangin. Kaya alam nila kung sino yung naligtas at hindi. Ito po yung titignan natin. Ano ngayon kung alam ng mga anghel? Meron ba silang ginagawa?
anong ginagawa nila kapag nadidinig nila at nakikita nilang nagpe-pray itong mga mananampalataya? What is happening in heaven whenever they will also hear the prayers of every believers? Tayo mga mananampalataya. Anong nangyayari? Nag-uusap lang ba yung mga nasa langit, sinasabing panalangin? So ano yung mga aktibidad sa langit kapag nananalangin tayo? When you pray, not only our Father in heaven knows what you're praying, not only our Lord Jesus Christ knows what you're praying, but also the angels are doing something. Tingnan po natin yung una-una. When you pray, the seals are open in heaven. Nabubuksan yung sinasabing seals in heaven kapag tayo nalangin. Sa Revelation chapter 8 verse 1, itong sinasabi. Revelation chapter 8 verse 1, nasabi doon, when the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Yung chapter 7 po ng Revelation, madalang ko po itong tinuturo. In fact, siguro pangalawang beses pa lang ito, no, na tinuro ko, no, pagdating sa Revelations, no, yung sumula ito ng Revelation, nakikipag-usap siya pagdating doon sa chapter 7. Sabi ng mga scholars, siya ay nananalain. At ang kausap niya, yung mga elders. At sumasagot yung elders. In short, nag-uusap sila habang si John nasa lupa, kausap niya yung nasa langit, nagsasagutan sila. Yun po yung nakikita at nadidinig ni John. At habang nadidinig, nakikita niya, isinusulat niya. At sa kanyang pagsulat, kitang-kita niya nung habang siya ay nananalangin, ang sabi doon, there was silence in heaven for about half an hour. Alam na alam po natin, walang element of time in heaven. Dito lang po sa lupa yon. Yung element of time. Ibig sabihin, nung araw, nung kapanahonan, walang time, but it was corrupted because of the sin, kaya nagkakaroon tayo ng 24 hours. That is time. Kaya pag ang tao namatay, hindi na siya captured ng element of time. Wala na hong time. Tayo lang hong nakakaras ng time. Ano nangyayari sa time? Kaya tayo tumatanda, kaya tayo nagkakaedad because of the element of time. Ayon sa mga eksperto, ito po yung naramdaman po nung sumulat. Parang nakita niyang huminto yung mga anghel dahil sa kanyang prayer. Nagitla, nagulat, na-overwhelm. Wow! Nagpe-pray galing sa puso nila. Kaya nung binuksan yung seal, hindi na nila nabasa. At hanggang sa ngayon, hindi alam kung alam ano yung laman ng seal because of a prayer. Ganun din po sa atin. Seemingly, kapag tayo nanalangin, ano man ang ginagawa ng anghel, nahihinto. Ang kanilang paningin, ang kanilang ginagawa ay nakatuon doon sa mga nagpe-pray. Nakikinig din. In short, itong mga anghel neto, nakikichika din. Ano kaya pinagpe-pray nila? Gusto ko sanang sabihin, meron ding marites sa heaven eh. Nahinto, nakinig sila eh oh. Ano pinagpe-pray niya? Interesado sila sa prayers natin. Why? Bakit sila bakit interesado sila? Because we are so special in the eyes of God. Importante tayo. Bakit itong Diyos nito namatay siya para sa dito sa mga nilalang nito? Anong kahalagahan nila? Anong meron sila? Kaya naman pag tayo nagpray, ano nangyayari? Humihinto yung anghel. Nakikinig sila. Tinitignan nila. Kung ano man yung kanilang ginagawa, hihinto sila. At halos wala na silang nagagawa. Nakikinig sila. Interesado rin sila sa ating mga prayers. At hindi lang yon. Pangalawa, when you pray, Christian prayers are made fragrant. Pinapabango. Tignan nyo ang sabi doon sa text. Sa verses 3 to 4 ng Revelation chapter 8, ito ang sabi.
Ang sabi doon, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sinugoga ng insenso. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung gintong sinugoga ng insenso. At tumayo sa harap ng dambana. Meron daw isang anghel na dumating, tumayo sa harap ng dambana, binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambana ng ginto na nasa harap ng trono. Kasabay ng mga panalangin, ng mga, tingnan nyo, no? Isineba yung insenso na meron pa bango kasabay ng panalangin na hinirang ng mga Diyos. Hinirang ng Diyos pala, I'm sorry. Kasabay ng panalangin na hinirang ng Diyos. Sa English, kasabay ng panalangin ng mga saints. Kayo po yon. So habang nananalangin, may dalang insenso yung anghel. Mula sa kamay ng anghel, tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng panalangin sa mga hinirang ng Diyos. Ano yung background? Bakit kailangan ng insenso? Ito po yung itsura ng insenso. Bilog siya, may usok, babango, pinababango. Nung araw, ginagamit po yan sa lumang tipan. Bakit to? Tanong siya kung bakit. Kasi the holy most holy, nandun pumapasok yung pare, pumapasok yung sugo ng ating Panginoon doon, yung Levites, no? At kumakatay ng kambing o tupa. Ay, yung tupa ang baho. Malansa ang amoy. At hindi lang malansa ang amoy, maanggo pa. At pag ito'y sinaksak, lalabas yung dugo, may amoy din siya. So in short, hindi ganun kabango yung kapaligiran na yun. Kailangan lagyan ng pabango. Ito po yun. Kapag siya'y nanalangin, merong magandang amoy na maaamoy ng ating Panginoon. Nangyayari pa ba sa ngayon yun? Hindi. Pero bakit kailangan pa ng insenso kahit hanggang sa ngayon pa'y nananalangin? I want you to think of this one. In the eyes of God, we are so corrupted na mabahong-mabahong amoy natin sapagkat tayo makasalanan. Bagamat niligtas na tayo ng ating Panginoon, kapag tayo nananalangin, parang hindi pa rin maganda sa pandinig ng ating Panginoon. Bakit? Sino sa inyo nananalangin? Ito ba yung aking ipagpe-pray? Tama ba yung aking ipagpe-pray? Sana ganito. Dapat ganito. In short, sa ating prayers, nandun yung tinatawag na pag-aalinlangan. Sa ating prayers, nandun yung pagkukulang sa pananampalataya. Sa ating prayers, nandun yung pagdududa. Sa ating prayers, hindi natin alam kung tama yung prayers natin o hindi. Sa mata, sa ilong ng ating Panginoon, ito ay mabaho. Tanong sa akin, bakit? Sabi doon, when you pray, you must have faith. Lord, in the name of Jesus, I will have this one. Lord, in the name of Jesus, in faith, I can have this one. Nandun yung pananampalataya. Kaya lang, iba yung prayers natin. Meron, ano yung sinabi ko kanina? Pag-aalinlangan? Pagdududa? Ano pa? Pagdadalawang isip? Sa pandinig ng ating Panginoon, yun ay mabaho. Kaya naman sinabi doon, kailangan ng pabango. Insenso. Ginagawa ito ng mga anghel sapagkat nakita nila yung kahalagahan ng panalangin. Kailangan pag umabot sa Diyos Ama, dapat mabango. Dapat maayos. So ang bawat panalangin natin, sabi mo sa katabi mo, mabango ka na. Kailangan pag sinabi mo, pinandidilatan mo, mabango ka na. Nakuha niyo yun? At sarap pala mag-pray. Bakit? Tignan niyo, no? Doon sa mga nakikinig sa online, ang sarap mag-pray. Bakit? Kapag tayo pala nag-pray, hindi lang pinakikinggan ng ating Panginoon, yung mga ginagawa sa langit ng mga anghel, humihinto. Yung 30 minutes na yun, yung time frame dito, hindi yung time frame sa langit, ha? Yung bang siguro nakita ni ano, ni nung sumulat na si John, eh. Tagal, 30 minutes, humihinto. Ano pa? Kaya sinulat ni John yun, yung panalangin ko na mayroong pagdududa, alanganin, no? Yung panalangin ko na parang di ako sigurado, pinababango ng
anghel, ang ganda. Ibang maayos, inaayos ng anghel yung prayers natin. Ito yung sinulat ni John na nakita niya na kapag siya'y nanalangin, na kapag tayo nanalangin, yung kaugalian na pinababango sa lumang tipan, daladala pa rin hanggang sa ngayon. Pinababango pa rin. Kaya yung inyong panalangin, Lord, sana pinababango. Lord, pwede ba? Pinababango. Lord, kaya ko ba ito? Pinababango. Nakita niyo yun? Ang ganda. Pinababango. Ito pa ang matindi. No? Sa pangatlo, when you pray, so una, humihinto. Pangalawa, pinababango. Pangatlo, when you pray, the effects of prayer on earth. Ano raw nangyayari? Anong epekto? Anong ginagawa ng mga anghel kapag tayo nananalangin? Sabi sa verse 5, doon sa ating text, sa chapter 8 ng Revelation, ang sabi doon, then the angels took the censer. Kinuha niya. Siguro may hawak ng isang angel o sino may hawak. Basta kinuha niya. Pagkakuha niya, and filled it with fire. Pinuno niya ito ng apoy from the altar. Tignan niyo ha, ginamit niya apoy and the altar. And threw it on earth. There were peals of thunder, rumbling flashes of lightning, and on and an earthquake. Gusto kong bigyan ng representations ito. At ito yung sinasabi ng mga eksperto. Kapag tayo'y nananalangin, hindi lang nananatili doon sa maamoy. Ang ginagawa pa rito ng anghel, he threw it on earth. Ibinato niya raw upang lahat tayo ay bumango. Maayos ang paningin sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang sa mata, kundi sa pang-amoy. Kita niyo yun? Ang ganda. Yung bang, wow, ang ganda-ganda niya. Bihis na bihis siya. Posturang postura. Pero nung tinabihan mo, may isang linggo yata hindi naliligo ito. May amoy. Kaya naman yung ibang tao, lalo na sa ibang lugar yata, nalungkot sila nung hindi naman optional yung face mask. Yung balita ko lang, nalungkot sila. Kasi magtutoothbrush na sila eh. Tanggal na yung face, maamoy na sila. Hindi nila may tatago. Pero ito ang ganda. Pababanguhin ka. Aayusin ka. Tanong sa akin, bakit? Sinabi doon sa text na ito sa verse 5, sabi na, the angel took the censer and filled it with fire from the altar. Pinuno niya ito ng apoy galing sa altar. The altar represents the sacrifice that our Lord Jesus Christ have done in our life. Niligtas niya tayo. Doon pinatay nung araw yung tupa. Doon pinatay yung kambing para magkaroon ng kaligtasan at pakinggan yung panalangin. At pagkatapos noon, pinuno niya ng apoy. Ano yung apoy dito? Yung apoy dito, this is the judgment of our Lord Jesus Christ to those people na iba yung ginagawa nila. Hindi, imbis na manalangin sila, imbis na sumunod sa ating Panginoon, imbis na bigyan ng halaga yung kautusan ng ating Panginoon, imbis na bigyan ng halaga yung panalangin, hindi sinusunod. Kaya pinuno niya ito ng apoy. Anong nangyari? Imbis na nagkaroon ng pabango dahil hindi ka sumusunod, anong sabi diyan? Flashes of lightning, thunder, rumbling, and an earthquake. Nandun yung paghuhusga. Pero doon sa mga sumusunod, dahil ikaw ay nagpe-pray, naglilingkod sa ating Panginoon, nandun yung pabango. Nakuha nyo?
tanggalin niya yung mask. Tingnan mo kung nakanganga kayo. Ito yung halaga ng panalangin. In short, not only our God is giving importance to prayer. Not only our Lord Jesus Christ is hearing our prayer, but even the angels ay binibigyan ng halaga ang panalangin. Isa itong parang gauge nila kung ikaw'y sumusunod o hindi. Inaayos pa nila yung prayer mo. Minsan pag nagpe-pray tayo, hindi mo alam kung paano tatapusin, hindi mo alam kung sa muumpisahan, no? Pero pagdating sa kumbaga pagdating sa pandinig ng ating Panginoong Jesus, ayos na siya, na-proofread na siya, naayos kumbaga na yung paano ba yung ano sa paggawa ng paragraph, nagkaroon na siya ng syntax. Kumbaga yung grammar mo ay mali, na-check na yung grammar, babago na siya, naayos na siya. Nakuha nyo, imbis na magulong-magulo yung prayer, naayos na siya, magbango na siya. Pero sa hindi gumagawa, merong fire. Merong pagpaparusa. Nakita nyo? Merong kakaiba na pangyayari. So, prayer is very important, not only to our Lord Jesus Christ, not only to God, but also to the angels. At nagkaroon ng paghusga. Sa Proverbs 29 verse 1, itong sinasabi. Sabay-sabay natin basahin. He who is often reproved, yet stiffen his neck, will suddenly be broken beyond healing. Kapag daw ikaw may stiff neck, matigas ang iyong leeg, all of a sudden, ito'y babaliin. Doon sa mga naka-online, babaliin. Huwag na natin hintay, baliin yung leeg natin. Sumunod na tayo sa ating Panginoon. It's a warning. Let us give importance sa panalangin. Napakahalaga ng panalangin, hindi lamang sa atin, hindi lamang sa ating Panginoon, at kaya pala binibigyan niya ng halaga ng panalangin, ay merong nangyayari. Ito'y nangyari, ikinuwento sa atin, ipinahayag sa atin, sa pahayag, sa revelations. Na kapag tayo nananalangin, humihinto ang langit. Kapag tayo ay nananalangin, pinababango ito ng anghel. Kapag tayo nananalangin, ikinakalat niya ito sa mundo, doon sa mga sumusunod sa kanya. Na kapag tayo nananalangin, nandun din kalagalakan ng ating Panginoon. At nandun din yung kalungkutan niya, dahil kapag hindi tayo sumusunod, meron tayong kalalagayan. At isa sa kalalagayan natin, mababali ang leg mo. Ang sakit nun. Nakuha niyo yun? Sapagkat even these angels, the heavenly being, ay binibigyan niya nila ng halaga yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Parang sinasabi ng mga anghel, bigyan niyo naman ng halaga yung si Jesus na namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bigyan niyo naman ng importansya. Bigyan niyo naman ng panahon. Bigyan niyo naman ng oras. Kung ano-ano yung pinagkakaabalahan, ito yung namatay sa inyo. So hindi lang ang ating Panginoon magagalit sa atin, pati itong mga anghel nito. Meron tayong kalalagyan. Sa Hebrews chapter 3 verse 15, ang sabi doon, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Huwag nyo na patigasin ang inyong puso. Alam nyo, marami sa mga mananampalataya, kaya sinabi yan, ay nangyayari. Tumitigas yung puso. Paano yun? Nung araw, guilty ka pag hindi ka nakapunta sa church. Masamang-masama ang loob mo. Naku, daw nakapunta ng church. Naulit nung linggo, hindi na ganun kasama ang loob mo. Bali, babawi na lang ako sa Sunday. Hindi ka uli nagpunta nung Sunday. Di ba alam, meron pa naman susunod. Hindi ka uli nagpunta nung sumunod na Sunday. Wala na. Matigas na yung puso mo. Kaya minsan, pag nakadinig tayo ng sagot na
okay lang yan, basta wala akong ginagawa, matigas na puso nun. Ay, kahit di ako magsimba, basta wala akong inaapi, matigas na puso nun. Kasi nasanay na sila. Sanay na, tumigas na yung puso. Ay, okay lang, pang di ako mati ng care group. Pag nung una mong nakati ng care group. O wag na lang yon. Naku, hindi ako nakapag-lead. Naku, hindi ko siya napag-pray. Naku, hindi ako nakapag-pray. Naku. Nagigilty ka. Pero naging paulit-ulit ito, paulit-ulit. Lanin guilty conscience mo. Okay na. Ito yung sinasabi. Do not harden your heart. Pagdilata mo uli yung katabi mo, huwag mong patigasin ang puso mo. Dilat na dilat, huwag mong patigasin ang puso mo. Nakita niyo yun? Nakakatakot. Nakakakaba. Sa Hebrew chapter 4, verse 14, binigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Ang sabi doon, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Siya'y nakikipag-usap, siya'y nagmahal sa atin, siya'y namatay para sa atin, upang makausap natin sa anumang sitwasyon na meron tayo, anumang kalagayan na meron tayo. Alam niyo ba, kaya pala itong panalangin nito ang pinaka-importante, pinaka-malakas, the most powerful weapon that God has given to us. Prayer. Apektado ang buong kalangitan. Apektado ang mga anghel, apektado ang ating Panginoon, apektado yung kanilang ginagawa. Because of our, yours, your prayer. Nakuha nyo, ito yung importante kahalaga ng prayer na nakikita natin. At lastly, sa Hebrew chapter 4, verse 16, let us with confidence draw near to the throne of grace with confidence, without any hesitations, that we may receive mercy and find grace to help in time of our need. And when we approach the throne, we pray. We humble ourselves. We submit to our God. We offer our heart, our mind, our strength to our God. Lord, these are my needs. Lord, this is me. Forgive me. Lord, I approach your altar. Ito po yung panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, ngayong gabing ito, patuloy tayo lalapit sa ating Panginoon at hihinto ang kalangitan. Makikichika sa atin ang mga anghel. Makikinig din sila sa ating mga prayers. At ang bawat panalangin natin, bibigyan ng bango ng mga anghel. Iaayos niya. Kung nagkamali tayo sa grammar, kung nagkamali tayo sa pagkasunod-sunod, bibigyan niya ng bango pagdating sa tenga ng ating Panginoon. Ang ganda nitong oportunidad nito. Ang ganda nitong pangyayari nito ng ginagawa sa atin ng mga anghel. Because of your prayers, hindi lang dito sa lupa, naaalog ang bawat dingding. Kahit sa langit, naaalog din. Because of your prayer. Ganon kahalaga ang panalangin natin. Let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan na binigay mo sa bawat mananampalatayang narito. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala na kahit po yung mga anghel sa kalangitan ay humihinto, na kahit po yung mga anghel ay binibigyan ng importansya ang panalangin, na kahit po ang mga anghel ay merong ginagawa para sa mga panalangin namin. Itong mga anghel na ito, Panginoon, ay binibigyan ng halaga yung pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, na meron kami kapangyarihan, hindi lamang sa kaligtasan, Panginoon, kundi sa pakikipag-usap sa iyo.
Nawa Panginoon, mabago kami, maayos kami, magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon. At patuloy kami, Panginoon, lalapit sa iyo sa gitna, Panginoon, ng mga aming nararamdaman. Sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok namin sa buhay. Sa gitna, Panginoon, ng aming mga kahinaan. Sa gitna, Panginoon, ng aming mga kabigatan. Lalong higit kaming mananalangin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. So again, pandilata mo yung katabi, sabihin mong mag-share ka na answered prayers.